πώς θα είναι τώρα που πλάνε. Λοιπόν, μου πρόσφαμε παλαιόν. Σαν situation condition box. Lord, we have different teachings and doctrines, Lord God. Pero Lord, narito kami pang may battle kami, Lord God. In good faith, Lord, narito kami para kami ay pag-aral kami, Lord. Lord, kung mayroon mga nagtuturo, Lord, kaya nagtuturo na kami na ano man ang mga bagay na ibigay po sa kanila, Lord. Maraming po na pinag-aralan niyo, Lord. Dapat kami, Lord, ay maging kapag-ipakinabang kami. The Lord, hindi kami ng mga kabilad sa pamamitan ng mga madal na Espiritu, Panginoon. Hindi lang kami yung good teacher, Panginoon, gusto ko ang makita, Panginoon, sa oras ng Panginoon. Kami yung mga instrumento mo lamang, Panginoon. At alam na ng Diyos na sa pagbukas po namin ang muli ng iyong mga salita, Lord, alam na ng Diyos na ikaw po ang lumabay sa amin, Panginoon, sa patuloy na pag-aaral. O God, yung mga differences, Lord God, or Spirit, Lord God, Hallelujah. Covered mo kami, Panginoon. Blood na ang Christ. Oh, yes, Lord, that in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Siguro itong yung nabanggit ko last meeting ko natin. Nabanggit ko nga yung suggest ko po. Sana, hindi ba ko sana ako patayo. Gusto ko sana i-open ito para sa lahat ng mga pastor ko o workers ng Panginoon. Yung pasya ko na 18. Siguro para doon sa mga matatagal, masyado lang ano to. Kumbaga, parang medyo basic po itong teaching na ito about the 18. Ang ating mahal na propeta na Revelation binanggit tungkol sa ikawalong araw o 8th day thought or 8th day thinking or experience. Hallelujah. Ngayon sa hapong ito, hindi ko na praise God na samahan po ninyo ako sa Brother Francis, wait lang. Brother Francis, pero so, nagagay ko po dito 8 days. So, yan po yung 8th day. Eight days. Yung ikawalong araw na sinasabi po, marami pong pwedeng takbulin to. Pwedeng maglagay tayo ng mga parallel, 7,000 human creation week, the 7 church ages, the 70 weeks of Daniel. Marami tayo pwedeng atakuin mga kapatid dyan. At meron din po yung time na ang ating Panginoon sa Kristo, na siya po ay nag-ministry for 3.5 years. And then, siya po ay hinatulan sa kamatayan after 3 days ng kanyang kamatayan. Nagbangon siya magmuli. May mga naging karanasan po ang ating mga mahal apostol o mga disipulo ng Panginoon noong unang early church yung mga kapanahon na nila. Ay may na-experience po sila mga kapatid tungkol sa 8th day na yan. Maraming ano kaya ibig sabihin yung 8th day na yan? Ano ito? So yung ito pong 8th day ay isa po kahulugan eternal. Pwedeng eternal talk. Or eternal na experience. Yung experience life po yun. No? Yung po yung 8th day na gusto kong i-drive po mga kapatid. Para hindi masyadong paligidan mo. Isa sa pinapakahulugan mo po na ito ay eternal thought. Or eternal, o yung tinatawag na experience life. No, yun po yung sa 8th day na yan.
Mahalaga po kasi marapatin sa alignment ng scriptures, alignment ng scriptures, binabanggit ng Lord dyan. Although, mababasa natin ang English sa iba sa lumatipan ngayon, dahil marami yan sa Leviticus, sa Exodus, may mga binabanggit dyan. Although sa 8-day, meron po silang binabanggit na 8-day. Pero yung 8-day na it's literal day. Praise God. Hallelujah. Pero itong 8-day na binabanggit ko po ay spiritual. Spiritual po yan. Sabi ko kanina, maaaring nga ito ay sa inyo, sa lalo na sa mga matatagal na, maaaring ito ay pinaka-basic na po para sa inyo. Pero I hope na sana meron po kayo makuha sa pag-share ko po ngayon hapon. Ang early church mga kapatid, were specifically warned against submitting themselves to the bondage of any legalistic observance. Maaaring na kasi dati po sa babanggitin ko no, Sabbath days. Pero I'm not against doon sa mga Sabbatarian, ano? Kasi may kailangan po itong 7th day to 8th day. The 7th day is the 8th day. Parang may kailangan po yan kasi doon sa babanggitin. So, kasi tabi na po, ha? Hindi po ako nananagasa dito. 8 is of the 7. So, yung pong binanggit ko kanina na yung mga lingkod ng Diyos, katulad ni Pablo, nagbigay po siya ng warning. Praise God. Na yung mga Kristiyano noon, nakarating na po sila dito. Sa tinatawag na eighth-day thinking o eternal thought. Isa sa kamulugan po ng eternal thought, no, yung sila ay may kaisipan ng malaya. Ibig sabihin, pag meron ka ng kaisipan malaya sa Ebanghelyo ng Panginoon, hindi ka nakakulong. Hindi tayo nakakulong dyan. Pero sa panahon ni Pablo, after na ang ating Panginoon sa Kristo, makikipagsalangin, yung sitting in the right of the Father, at binabahan niya ang Holy Ghost, doon ang start yung tinatawag na kalayaan natin sa tinatawag na eighth-day thinking. Hallelujah. So sabi ko nga nila, the early church was specifically warned against submitting themselves to the bondage of legalistic ng mga panahon nila. Ano-ano yun? Marami po yun eh. Merong observance, kasama na rin po yung observance of moon, days, pag sinabi natin days, yung mga biblical reference po tayo gagamitin yan para hindi tayo mo mag-isipin, nangangagasa, mga kapatid, na sa panahon nila Pablo, na tumama minsan, you know, let's say, the first day, yung celebration ng mga Christians, celebration ng mga Kristiyano, pagtitipon, ginagawa nila during the first day of the week. At yan ay puro, meron tayo ng mga reference Bible niyan. Yung mga Kristiyano sa panahon niya, talagang gumagawa po sila ng pagtitipon sa unang araw ng linggo. Okay, pero yung binanggit ko kanina na si Pablo nagbigay ng warning. Nagbigay siya ng warning. Dalo na, pabasahin natin ang book of Romans, book of Galatians. Kailangan natin mga kapatid na yung mga Kristiyano ng panahon, binigyan na sila ng kalayaan sa kanilang kaisipan sa Ebanghelyo ng Panginoon, palaya na sila. Praise God. Ay muli sila binabalik doon sa mga legalistic na kampanin o tinatawag natin na observance. Praise God. Isang halimbawa ito mga kapatid. Praise God. Let's go to Colossians chapter 2. Ito sa ating po. Ako na lang, brother. Chapter 2, verse 16, ganito ang sabi po. In no man, let no man refer judge you in me. Yan ang sabi po. Sabi pa, huwag buhay, sabi ko nun, let no man therefore judge you in me, or in drink, or in respect of a holiday, new moon, or Sabbath days. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Kasi yung mga Kristiyanong pinalaya na nakapasok na sila doon sa kaisipan ng eternal talk, no, yung kalayaan yan. Yung spirit of liberty na yan, na sa Kristiyano, nung unang panahon, ay hindi na dapat matami pa, sabi Pablo. Okay. Kaya sinabi niya sa Colossians chapter 2, verse 16, let
no one here could judge you in me. Kaya sa Kristiyano, wala tayong hallelujah. Walang hatol. Walang hatol. Hindi ka pwedeng sabihin, kailangan bago ka maging tunay na Kristiyano, kailangan gawin mo ito. That's legalism. Yan po yan. Ito, panahon ng muli na Pablo. Marami pang verses. Meron tayong uha. Galatians 4, verse 9. Tingnan natin sa dito. Galatia. Sa Galatia chapter 4, kadalasan mga kapatid, ang problema ng mga taga-Galatia na namalayan na sa Ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid, ay sila'y ibinabalik po sa kautusan. Yan problema sa Galatians. Even Romans. Galatians chapter 4, verse 9, hindi na yung masaya. But now, after that you have known God, or rather are known of God, how turn you again to the weak? So verse 9, now, ngayon, after that you have known God, yung pagkilala mo sa Diyos, isang kalayaan yun. Kapag nakakilala ka sa Diyos, hindi sabihin, dinugtong na sa isipan mo ang eternal thought. Hallelujah. Okay. Sabi niya, how turn you again to the weak and beggarly elements where unto you desire again to be in bondage? Ang mga bago niya. So, dito nga nakikita natin. So, para yung nakikita natin dito mga kapatid, yung mga early Christian noong unang panahon, hindi sila itinukulong. Hindi sila tinatalian. In other words, yung mga Christian noong unang panahon, malaya sila sa kanilang isipan. Malaya sila na nililigtas sa Diyos. Malaya sila na humahawak ng scriptures and the revelation of God during the time of early Christians. Kung mag-backpack tayo mga kapatid, nakikita natin kung ano mo yung mga karanasan sa itin. Even ito, experience. Even the time when si Jesus Christ ay nag-resurrect na kapatid. I tell you, brothers and sisters, sisters sa ating isa. So, meron pong naging karanasan ang mga apostol. Hallelujah. Nang preso ng Panginoon, binabago sa kanilang isipan. Amen? For example, halimbawa, hallelujah. John chapter 20. Let's go to the book of John. Maganda po kasi maraming verses tayo, maraming reference verses tayo para patitibahin natin mga kapatid nyo, patitibahin nyo mga kapatid yung sinasabi na, yung sinasabi nyo ko sa Diyos. Ito, experience, no? Kanina, eternal thought, kalayaan niya, spirit of liberty. Eternal thought, not spirit of liberty. Mahalaga po yung spirito na kalayaan. Hallelujah. Ito yung isang, ipukulit natin na spirito na kalayaan, eternal thought, spirit of liberty. Sa experience na naranasan ng mga apostol during the time when Jesus Christ was resurrected. Dahil nung time si Jesus Christ na may ministry, nangangaral siya sa kingdom of God. The kingdom of God is in hand. The kingdom of God, ganito. Preaching the gospel, yan ang commission niya. Preaching the gospel, yun ang ibinigay ng Diyos sa kanya, ipangaral niya ang gospel, sabi gano'n. Preaching the gospel, sa commission ng Panginoon, sabi pa niya. Preaching the gospel, sabi niya, heal the sick. Diba? Heal the sick, rouse the dead, ano? Raise the dead, and then casting demons. Matitindi yun, mga kapatid. Diba sa panahon nila? At alam natin, sa time nila, na-experience nila yan, tama? Na-experience nila yun. Why si Jesus Christ, hindi pa siya ipinako, no? Background muna tayo, ministry pa niya sa lupa. Kung si Christ ay nasa lupa, nung binigyan niya ang mga alagad ng commission, kung ano yung na-experience ni Christ, tungkol dito, na-experience niya rin doon sa kanyang mga alagad. Diba? Before Jesus Christ was child, patulad siya para sa kamatayan. Before mangyari yun, mga kapatid, kung ano yung na-experience ni Jesus Christ dito, ay na-experience niya rin sa kanyang mga alaga. Jesus Christ was preached the gospel. Jesus Christ was raised to death. Jesus Christ was healed the sick. Jesus Christ casting demons. Na-experience niya this year. At na-experience niya sa kanyang mga alaga. Itong 8-day na yung mga kapatid.
ay naranasan din ang mga alagad. Let's go to John chapter 20. In John chapter 20 verse 19, sabi, sundan niyo ha, that the same day at evening, being the first day of the week, is the day of a day. That's not really a day. Yung first day of the week na binabanggit na yung harap ay bagamat, yun ay tumama ng linggo sa unang araw, pero niya kasi lagi na kayo ko kaya rin. Ah, sige, sige. Okay. The same day of the evening, the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled to hear the Jews, then came Jesus, stood in the midst, and said unto them, peace be unto you. Ito mga kapatid, nang sila ay nasa Apennon. Ang Panginoon sa Kristo namatay, sa ikatlong araw siya ay nabuhay na muli. Yung pinapakita ko po mga kapatid na sinabi dito sa unang araw na yun, that is the first day of the week, meron silang kakaibang naranasan tungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Iba po yung Panginoon sa Kristo na hindi pa siya namamatay at nabuhay na muli, iba yung karanasan nila sa Kanya tungkol sa mga bagay na naririnig nila. Hallelujah. Let me give you an example, back to Acts chapter 2. Kahit ako sa inyo mga kapatid. Chapter 2. Ito sa chapter 2 mga kapatid. Hallelujah. Ay kwentong buod na ni John. Mula sa umpisa bago si Kristo namatay at nabuhay ng muli. Ang pinapaintindi sa chapter 2 ng John, may sinabi si Jesus Christ tungkol sa templo. For example na yan, example na ito. Sabi ni John sa chapter 2, sabi niya, verse 16, ito yung salita ng Panginoon. Take these things, hence make not my father's house and house. Okay, 19 pa lang. Sa chapter 2, verse 19, Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Ito yung gusto ko pa mga kapatid. Ang mga alagad ng Panginoon na nakikinig sila sa mga salita ng Panginoon, hindi pa nakalagay sa kanila ang 8:18. Narinig lang nila kay Jesus Christ, Prima. Yung mga salita, preaching the kingdom of God, hallelujah! Yung sinabi ni Kristo, destroy this temple, but in 3 days, I will raise it up! Alam natin mga kapatid, noong time na yun, nakakaras si Jesus Christ, hindi nila alam kung ano yung eternal God. Hallelujah! Alam mo yun. Until Jesus Christ was resurrected. And after 3 days was resurrected, saka pa lang nila naintindihan. Saka pa lang nila maunawaan na ibinigay ng Diyos sa kanila ang nangyari sa ating Panginoon. Let's go to chapter 2, verse 20. Then Jesus then said to the Jews, 46 years was this temple in building of the weird enough in 3 days. Tingnan nyo mga kapatid, yung tayo na si Jesus Christ, nagsasalita siya. Ang salita ng Panginoon ay nakarnal. Nagsasalita siya sa eternal thought. Hallelujah. Ang sinasalita ni Kristo dito, isang salitang walang putol sa unawa yan ng Diyos. Hallelujah. Pero umarinig ito ng mga alagad at ng mga tao na doon na patul, pati yung mga dalubhasa, doctors of doctrines of the law, na mabhasi na at hindi nila naiintindihan kung ano yung sinabi ni Jesus Christ. Sabog-sabog nila dito, 46 years! Itinayo na ang aming mga ama ito. In 3 days, you will destroy it, and 3 days, you will raise it up. So you see, at na yung mga matatayin ng tao, hindi sila kaya tinipin mo. Why? Pinapakita rin ito, mga kapatid, hindi sila nakadaktog doon sa eternal God. Hallelujah. Now, let's go to chapter 2, verse 22. When therefore Christ was risen from the dead. Tingnan nyo, sundan po ninyo ha. Verse 22 na yan. His, yung kanyang mga alagad, bilang niya, 120, kasama yung 12 apostol. His disciples,
remembered that He said, "Peace unto them." And they believed this scripture and the word which Jesus has said. Yung pagkabuhay ng Panginoon. So, nung nabuhay ang Panginoon mula sa mga patay, hindi nung nakaan pa nito, no? 22. Putulong na ito. Sinabi rito sa verse 22, sa kapalang nilalain tindihan. Sa kapalang nilalain tindihan. Yung sinabi ni Jesus Christ, in 3 days, this temple in 3 days, I will raise it up. Sa kanila na naiintindihan si Kristo bumangon. Sa kanila na naiintindihan ang state scriptures. Kasi kino na yung testament, may pangako na siya yung buhay ng mga eh. Pero hanggang hindi nangyari talaga na matupad yung hula tungkol sa Panginoon na siya yung mamatay at siya yung buhay ng mga muli. Hallelujah! Hindi nila makikita yung aming eternal hope. Okay. Hallelujah. Isa lang yan sa mga halimbawa, sinasabi ko, nakaiba yung si Kristo na nagsasalita at kasama nila yung time na nag-ministry si Jesus Christ. Nakaiba po yun. May mga sequence po yun. Yung time na si Jesus Christ nasa labas pa ng church. Yung time na si Jesus Christ inside the church. At yung time na si Jesus Christ kasama ng bride. Diba ba? May mga dami ko nga, Alberto. And experience. Hallelujah. Parang ito na parang ano ito, parang sharing ano. Di ba rin, sana pagtsagaan niyo mga kapatid. Minahog na meron kayong mabuha. Hallelujah. Okay, ayan nila mga kapatid na ito dito. Sabi ko nga, hindi marahin diba dito? Parang basic na lang ito eh. Praise the Lord. Now, sabi ko kanina sa John chapter 20, ito, John chapter 20, praise God. 20, yung binasa ko kanina, verse 19. Balikan natin. John chapter 20. Basa na natin. The first day of the week, that is the resurrection of our Lord Jesus Christ. At si Kristo ay nagpunta sa upper room. Hallelujah! Nagpunta siya sa upper room. At siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad, except Thomas. Sa verse 24, bago mag verse 24, sa verse 19 up to 23, nagpakita ang Panginoon sa ating mga alagad. So, 120. Sinabi niya, "Peace be unto you, as my Father hath sent me, even so sent I you." Sa 22, preparation, ito yung preparatory woman. 22. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, "Receive ye the Holy Ghost." Okay, sinabi niya. That is preparatory woman. Hindi pa talaga nila natanggap yung Holy Ghost. Pero, pangako ng Ama, dahil sinabi ng Ama ng Diyos na ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. So, preparatory woman, sinabi ni Jesus Christ. Hindi si Kristo ang may kagustuhan na sila ibigyan ng kapangyarihan. It is ordered and command by the Father of Jesus Christ. Maliwanag yan. Sabi ng Panginoon sa verse 21, "As my Father has sent me." Bakit? Ang Ama, hindi naman si Kristo. Kasi ang Ama ang nagdudugtog sa kanilang isipan. In the light of the scriptures. Bago sila sumuhin ng Panginoon, kailangan nakadugtog ang kanilang isip sa isip ng Diyos para may paliwanag nila kung ano yung lalim ang kaisipan ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Sabi sa verse 24, yun ang mga tao baka hindi nakalugtong sa Diyos. Sabi ito nga ipinalita ko sa kanya eh. Sabi ng mga tao, ang kalawa, "Tomas, nakita namin yung Panginoon, hindi mo siya." Pero sabi ni Tomas, "Hallelujah!" Paano yung panalang? May sa ofo yung aking kamay. Sa kagiliran niya, at yung aking daliling suot sa butas ng kanyang kamay. Saka lang ako maniniwala? Yan ang isang palatandaan na siya tao, hindi ka naman ito. Sa kaisipan niyo. So, pinailangan pa talaga.
for the second time appearance, kinailangan pang si Jesus Christ in a glorified body ay mag-appear kay Thomas for the second time. Isipin nyo ah, bakit yun naman yun? Kasi alagad kasi si Thomas. Makita ko natin yun dyan? Verse 24. Sa verse 27, sa verse 25, at 26, sa salita ulit ang Panginoon for the second time, peace be unto you. Hindi na yan para sa lahat, kundi para na yan kay Thomas. Verse 27, Then said he to Thomas, reach hither thy finger and behold my hands, and reach hither thy hand and thrust it unto thy side, and be not faithless, but believing. So, ginawa nga ni Thomas yun, di ba? Ano, sumunod. Sabi sa verse 29, Thomas, sabi nga nun, sa verse 28, and Thomas answered and said, my Lord and my God. Sinabi ni Thomas, my Lord and my God. Sino may tinawag ng Lord? Sino may tinawag ng God? It's not the person, the person who stand on this Lord. Yung nandun sa kanya. Yung mag-uugnay sa kanya. Sa isipan niya. At sa isipan ni Thomas. Nang madugtong na si Thomas sa Diyos, hallelujah, sumigaw siya, my Lord and my God. Napakita ko sa inyo mga kapatid sa prayer. Eh, mahalaga yan, mga kapatid. Hallelujah. Okay. Ito pa. Ito, kikinapain ko sa inyo mga kapatid. Yung 18 yan, hallelujah. Transition period yan. Na ipinapakita ng Diyos sa transition period, kailangan talagang marating natin yung ikawalong araw. Not literal. Hindi literal yun. Ikawalong araw. Hallelujah. Sapagkat doon sa pinakawalong araw, 8th day, yung ikawalong araw, ay mahalaga po yun. Importante yun, mga kapatid. Ito, binigay ko ng background, mga kapatid. Sa eternal talk, nakita natin, di ba? Hallelujah. Na kapag hindi na tayo nagkaroon, hindi tayo nagdugtog sa kaisipan ng Diyos, hindi natin makikilala kung sino si Kristo. Hindi rin natin makikilala kung ano yung kaisipan ng Diyos. And hindi rin natin makikita na, who is Jesus Christ, the mystery of God revealed? Hindi yung maintindihan mo. Ating mga propeta, nagpulit siya, meron siya pangalat. Jesus Christ is mystery God revealed. Bakit niya napaliwanag na maliwanag ang ating Diyos ko? At ministry ni Christ. Because ang propeta natin na kanina sa kaisipan ng Diyos. Except the man of God na kanina sa kaisipan ng Diyos. Hindi mo kaya ipaliwanag. Hallelujah. Ang mga malalagang ng pangalan ng Diyos. Amen. Kunti niyo tayo ang kapatid mo. So ito, parang na lang ito. Parang exhortation. Hallelujah. Hallelujah. Okay. May sinabi, sinabi si Pablo, 2 Corinthians, sino na ang mga verse? 5? Verse 17. Ano po? 2 Corinthians 5. O tama yun yung salita. 3:17. 2 Corinthians 3:17. Sabi niya na, ito ay oneness. Ito yung tunay na oneness. One with the Spirit. One with the Spirit. Ano ibig sabihin ng one with the Spirit? Yan ang tunay ng oneness. Ang Espiritu ng Diyos bumaba upang makipag-isa sa Espiritu ng tao. At kapag nangyari po yan, sa kalang po, ang tao pwede maayon na dyan. Unless ang tao ay magkaroon ng oneness experience sa Diyos, the Spirit of God become united or merged with the Spirit. Sinabi na po sa 2 Corinthians 3:17. Hallelujah. One with the Spirit. Anong purpose niya? Anong tibayan kapag tayo ay makisa? Bigang one with God. Pagkat itong purpose niya, hindi ko gas sa isipan ng Diyos. Kakaroon ng kalayaan at ka-experience natin ang buhay. Hallelujah. Ito ang sinabi. At kung magkaganon, ito yung sinabi ni
ni Pablo, again, 2 Corinthians, inakit lang ng kaunti, chapter 5. Verse Lord, if any man be in Christ, si Kristo ang magdudugtong sa atin dyan. If any man be in Christ, he is a new creature. Hindi yung dati, panahon ng Old Testament, the first Adam, no. Another creation. Okay. Hallelujah. 2 Corinthians 5 verse 17 related dyan sa 2 Corinthians 3 verse 17. Makita ko sa'yo ito. Hallelujah. 2 Corinthians 5 verse 17. It was beginning of a new day. Start na natin ito yan. Spiritually. Na may ibinigay ang Diyos ng panibagong araw. At ang panibagong araw na ito, a new day, walang evening and morning. It's total eternity. Walang pag may gabi, may araw pa sa baho. Hindi siya eternal. Pero ito, wala na itong hallelujah. Wala na itong evening morning. It was a new day. If anyone be in Christ, he is a new creature. Bakit? Ipinasok siya ng Diyos sa isang panibagong paglikha ng Diyos sa panibagong araw. A new day, a new people. Anong tao yan? In the image of God. Image of Christ, which is image of God. Yun ang muna kay Kristo. A new day, a new people belonging to a new creation. So, yung mga tapa lang yun, yung mga Kristiyano, nakaranas ng pag-ibus, nakaranas ng pag-ibalik sa Diyos, yung kaisipan, ibalik sa Diyos. Sa isang panibagong araw, panibagong mga tao na inilapit sa mga panibagong nila. Amen. Simply ang second Corinthians part, if any man be in Christ, he, a believer, he is a new creature. Pag sinabi natin, new creature ka, iba ka sa dati. Dahil ngayon, ang sinasabi ko, ang lalalim ng God. Gusto mo naintindihan sa sabi ko, ano ba yan? Hindi na maintindihan ng tao. Pati ang buhay mo, hindi na rin maintindihan. Yung mga tao mo buhay sa iba. Hallelujah. Pero makakatiyak tayo, kapag ang isang tao, itong new day, mga kapatid, hindi sa lahat. May pinapagit ang Bible nyo. Hallelujah. For example, isa pa. Meron sa mga eh. Let's go to Hebrews chapter 3. Ang new day is the dispensation of the Lord Ghost. Ang nasabi na eh. Oneness. One with the Spirit. 2 Corinthians 3:17. Let's go to Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3. Chapter 3. Sa chapter 7, meron din. May binabanggit si Pablo doon na today, sa mga. Ah, 7, no? Okay. Yeah, check ko lang. 7. 7, ano? 7? Okay. 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 Tsaka 15 na, no? 13, meron din. Okay, sabi nito ni Apostle Pablo, sa verse 7, wherefore as the Holy Ghost said, today. Yung today na yun, that's not literal day, na merong evening and morning. Yung today na yun, mga kapatid, ay walang evening and morning. That is the dispensation of the Holy Ghost. Na kung saan may sinasabi ang Espiritu Santo, tungkol dito sa isipang eternal.
Hallelujah. Today, if you will hear His voice, dito yung sinasabi, halimbawa, yung Christian nakarinig sa araw ng Linggo, nakarinig siya, pwede ba sabihin today? Pwede rin. Dito rin yun. Pero yung binabanggit na araw natin na today, hindi yung literal day. Kundi, may panahon na kung saan binuksan ng Diyos ang panibagong araw. At meron ito, mula sa umpisa, na kung panibagong araw, hallelujah, amen. Na sa panahon ng Kristyanismo, binanggit, ang dalawang araw. Sabi niya, today if you will hear His voice, harden not your heart. Sabi ko, as in the provocation, in the temptation, in the wilderness. So verse 13, inulit niya eh. But exhort one another daily, while it is called today. Hallelujah. So yung today na yan, mga kapatid, dispensation niya ng pagbubukas ng panibagong araw para sa mga panibagong tao na nandun sa larawan ng Diyos. Hallelujah. Kaya, yan din ang sinabi, mga kapatid. Hallelujah. Sinabi ni Apostol Pablo, okay. Hosea, di ba? Sino nakakatanda sa inyo Hosea? Chapter 6, verse 2. Pag binasa natin yung doon, chapter 6, verse 2, may binabanggit doon na 2 days. 2 days. But on the third day, He raises up. Sabi ni Hosea, Prophet Hosea, pagkaraan daw ng dalawang araw, on the after 2 days, para sa bansa ng Israel, dahil ang Israel, yung nabutang ang gabi. On the third day, He will raise us up. Millennium. But after 2 days, ang Israel, dito tapin ang Israel, ano? Binanggit ko lang. After 2 days, ng Israel nandun sa madilim na kalagayan. Wala pang iwalag sa kanila hanggang ngayon. Romans chapter 11, verse 25. Sapagkat sila ay bunad. Binulat sila ng Diyos. Tinanggal ang liwanag sa kanila. So, ang kadiliman para sa kanila, mga nagilid. Bakit? Ang liwanag kasi ay nasa mamintig. At yung liwanag na yun, yun ang panibagong araw. At para sa mga panibagong tao. Alam mo, hindi ko ba yan? Panibagong tao yan. Okay. At sabi, on the third day. Anong sabi? He will raise us up. He will raise. Divine. He will raise us. Revive. Revive. Israel. He will revive us. He will. Ah, nandito yun. The third day, raise us up. So, He will revive. Another explanation niya. May mga explanation dito. Pero don't talk to me. On the third day, He will raise us up. So, sa panahon ng Israel, nandun sila sa madilim, pero sabi, after ng 2 days, at sa ikatlong araw, itatayo sila. Yung pagtayo nila ay ang pagbalik nila sa kaisipan ng Diyos. Magkakaroon silang uli ng liwanag. At ito ay panahon ng millennium. Exactly. Ang anong type ng millennium? Type ng 8. Praise God. So yung millennium, type din pala ng 8 day para sa Israel. Ngayon, sa atin, sa 7 church ages, seven church ages. Ilan ang 7 church ages? Ito. Seven church ages. Ilan ang 2 days? Si Gentile. Ito yan. Nasa ng pangulo. At 2. Yung maliit na panahon
ang dulo ng tribulation, ngayon mo. So ang church ages, ito ang type ng human creation. From the first Adam, ay tipo ng second Adam. From first Adam up to that, human creation week, ano? Human creation week. 7,000 yan. From the time of Adam, hallelujah, until the time natin ngayon, nasa time ngayon, iba ng 6,000 years. Dapat 7 yun. So, from time of Adam until ngayon, 6,000 years, type yan, ng 6-day creation week. Pero, pagkatapos ng tao, narito na nga, process na ito. New day, new people is a process. Sa panahon ng 6 days ngayon. We're not created in the image and likeness, Genesis 1:26. So, 6 day na ito. But, in Genesis chapter 2 verse 7, Genesis chapter 1 verse 27, so God created men. That is resurrection, that is rapture ng bride. Ay, tumama na sa kapito. So, ngayon, ang type ng millennium, pagkatapos 6,000 years, ang sunod ay 7,000 years. 7,000 years. Dito na po ko. Dito ang eternity, eternal age, which is also 8. Sorry, ito pala ay 7. 7,000. Sorry. 7,000 years. So, ang 18, if the eternal age is also the second. The Bible then, the age is of the second. So, yun yun. Meron pang parallel sa 8 day. The 7 church, 7 creation week. Creation week. Mula sa unang araw, hanggang ang tao ay nalangin. Adam. That is six day creation. First day, 7. Okay, tama. 7. 6 day creation week. I tell you. 6 day. But, 7. First day. Ang pagkatapos ng Diyos. Yes. Pagkatapos ng Diyos ay lumanan. This is Genesis chapter 1 and another Genesis chapter 2 verse 1. God rested on the seventh day. Seventh day. God rested. Itong 7th day na sa Genesis chapter 2 verse 1, nagpahinga ang Diyos at hindi na siya bumalik pa sa unang araw. Sapagkat ang katibayan, there is no evening and morning. Ibig sabihin yan throughout eternity. So, yung eternity mga kapatid, na God rest on the 7th day, yung eternity doon, yun po yung 8. Na yung 8, God rest, eternity. Hindi na siya gumawa. Alam niya nagpahinga ng Diyos. So ito ang 8, which is also the 7. Hallelujah. Marami pa po yan, mga kapatid. Marami pa po tayo pwede. Bakit yan? So, sa aspeto ng mga kapatid, the 8 days, the eternal thought of God, and experience, eternal thought of God,
with the spirit of liberty, the spirit of liberty and experience in life. Na po yung ano siya. Sana, may mga kaya ako kakaitik. Salamat po. Pinabalik ko na po sa moderator. Salamat na. So, meron mo ba masususo? O tanong? Susususo ka? Take 10 minutes na. 15 minutes? Pinsila. Labo, hindi makita. Gusto ko lang, kailangan din yung mag-i-ready. Gusto ko lang na ituloy na yung panelista ng mag-i-ready na. Eh, since malita drawing na, hindi nila ang mag-i-ready. Ang susunod tungkol doon sa panelista niyo. Matawag doon sa taas, yung sumulat niya kaya dahil, human creation, big means 7. So, it's 7,000 years. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito sa baba, yung nakawal ni Adan si Cristo. This is the 7 church ages. Hindi ko maganda parang 7 church ages. Hindi naman church ages. Halo. Masabi mo ba yun? So, this is spiritual. Itong spiritual na creation ng tao ay parallel sa physical na creation ng tao. Kasi physical, glorified body agad. Dito, hindi agad glorified body, at mula dito glorified body. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Jatera, Sardis, Philadelphia, Odisha. Okay. Ngayon, tuloy natin yung paralism. Lampas sa 7,000 years.